Hello mga idol, so welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon, i-demo ko naman sa inyo kung paano mag-configure bilang access point ng TP-Link na access point EAP110. So ngayon, may bago na kasi, binago kasi ni TP-Link yung sa update niya about sa pag-setup ng TP-Link. So ngayon, gagawin nyo lang dyan. So punta ka dito sa wifi nyo. Then, hanapin nyo yung pangalan niya na TP-Link. So, ito yung access point. So, ito yun. So, connect lang kayo dyan. And, pag-connected na kayo dyan, so, punta kayo sa inyong Umada app. So, download nyo yung Umada app sa itong Umada na ito sa Play Store. Then, punta kayo dito. Sa dulo ng kamay, kita nyo naman to. Then, click nyo yung EAP. Then, lagay kayo ng username. So, lagay tayo dito ng username. So, test lang naman to mga sir. So, lagay natin. Okay. So, yan lang ang lagay natin na password. Then, next. Then, lagay, automatic dito, bubungod na agad sa inyo itong, wireless basic settings niya. So, lagay nyo yung, SSID na gusto nyo, o yung gusto ng client na SSID. So, ito, kay Ma'am Joanne. So, lagay natin dito. Ma'am Jennifer, so lagay natin Manayuwa is wifi. Then lagay nyo siya ng password mga sir. So sa una lang naman kayo maglalagay ng password kasi need talaga, kailangan kasi talaga yan. So check natin, then next, then confirm. So mag-apply yung settings sa mga idol, then maaring mag-disconnect siya doon sa TP-Link kasi wala pa siyang internet. So, pag nag-disconnect siya, so, click nyo lang ulit yung sa connect lang ulit kayo dun sa SSID ni TP-Link. Sa default SSID niya. So, ngayon, nagkapag-reset na yan, lumabas na yung Manayuwa Peace Wifi. So, click ulit na, then input nyo yung password na ginawa nyo. Then, done. So, pag connected na kayo, makikita nyo dito, tap to kayo to manage your EAP device. So, continue lang. Then, dito, ang unang nyong gagawin, punta ka dito sa itong logo na to, itong settings. Then, punta ka sa radio. Then, palitan nyo siya ng channel. So, lagay ko dito, channel 11. Then, save. So, after nyan, mga sir, magdi-disconnect ulit yan. So, muna gagawin, connection lost na lumabas sa kanya. So, gagawin nyo lang ulit. Click nyo lang ulit yung wifi nyo, then click ulit kayo dito sa Manayuwa Peace Wifi. So pag connected na, balik kayo dito sa Umada app nyo, then click nyo EAP, then balik kayo sa settings, then sa SSID naman tayo. So makikita nyo to mga sir, makikita nyo itong Manayuwa Peace Wifi, mayroon dot dito, pwede nyo siyang burahin. So ang gagawin natin dyan, hindi na natin siya buburahin, so click nyo na lang to. Then, dito sa, makikita sa baba, may nakalagay na security mode. So, click nyo lang, inilagay nyo none. So, pagkalagay nyo ng none, save nyo. Then, change. So, magko-configure ulit siya ng setup nya. Makikita nyo yan. So, yan. Kung nag-connection loss na siya mga sir. So, gagawin nyo lang dyan ulit. Connect lang dito. Sa Manayuwa. Then, okay na yan, mga sir. So, pwede nyo siyang gamitin sa inyong piso wifi. So, tingnan siya mo. Yeah. So, yan. Parang connected na siya, ibig sabihin, okay na yung configuration na ginawa nyo. So, yan na lang muna, mga idol. So, sana nakatulong sa inyong mga, itong tutorial natin. So, sa mga gusto mag-abay ng piso wifi, so, madami tayong stock, mga sir. So, check nyo lang yung, namin, Facebook page namin. Ilagay ko na lang yung link sa description. So, ito yung vending machine namin. So, pag kinin dito sa side, so yan. Naka-RGB na rin siya, mga sir. So, malinis po build yan. So, yan lang muna mga idol. So, thank you for watching. Peace out.